Madam Inots, talagang grabe, sumobra talaga yung pinahayaan mo na ngayon ang pagkukuha nila, comfortable life. Yun din, naiyak ako actually nung nagbayad ako. Naiyak talaga ako. Napost ko nga yan sa Facebook. Sabi ko, Diyos ko po, wala akong karapatan humintong maghanap buhay pagka ganyan yung kuryente ko. Tapos isa-isa ko silang kinausap na sabi ko, pag hindi niyo ako tinulungan, lulubog tayo pare-pareho. Aww. Kasi unang-una ako lang yung kumikilo sa bahay. Ako lang yung nagtatrabaho. So, parang syempre, nagkakaroon na rin ako ng iniinda sa katawan kasi kahit papano yung katawan ko, minsan nanginginig na. Oh, tapos tumataas pa yan. Oo, tumataas pa yung blood pressure ko, yung blood, ano ko. Pero ito, bakit tumabot ng 33? Sa tingin kasi, mo, sakto ba yun? Sa tingin ko kasakto kasi nag-open ako ng shop sa baba tapos meron din siyang aircon. Tapos nag-house blessing ako, tapos nagsunod-sunod yung okasyon dun sa bahay. So, lahat talaga open. Bukas talaga lahat. Talagang events place kasi yung lugar naging mo. Naging event place yung... Pwede pero i-brain ang kuryente pag may business. May business kasi. Kasi una-una pag may negosyo, tapos yung mga kapatid ko, minsan doon nila din ako nagalit. Sabi ko hanggang gano'n, pagka wala kayong control, kahit bukas yung aircon, walang tao. So, oh. Nung nakita mo yan, napamura ako, lutong! Ang lutong talaga. Pero ngayon, so far, hindi na masyado. Sa ngayon, hopefully. Kasi ngayon, tapos sa isa, sa second floor, kabibili ko lang uli ng isang aircon. Kaya siguro, hindi ko alam. Wala pa yung dumadating, pero sana medyo bumaba na. Ala, oy, grabe naman. Olo, no, i-pray over natin yan, ma'am, Madam Inots. Sana makayanan natin yan. Eto na nga, susunod na ang mga mahalagang tips kung paano makakatipid sa susunod ninyong bill sa kuryente. Tutok lang dito sa... Magandang Buhay!